Good morning! Ang Mamira na po, magbibigay lang sa inyo ng konting reaksyon. Itong bagong tinutulungan nga nila Kalinga Prab na si Joy at ang kanyang pamilya, yung mama niya at ang kanyang kapatid, bali tatlo sila, ay talagang napakarami ang dumagsang tulong, nagbigay ng tulong sa kanila. Dahil nga sa video ni Kalinga Prab na nakita yung kalagayan nila. Napakakawawa yung bahay na kanilang tinutuluyan. Tatlo silang babae pero yung bahay nila ganun, hindi kaya sila natatakot. Yung parabang nakakatakot tirahan ng mga babae, di ba? Kasi walang pintuan, sira-sira, butas-butas, pati yung bubungan, makikita mo na yung langit pag tumingala ka. Dahil giba-giba na talaga at sira-sira na talaga yung bahay nila, Joy. Pero hindi sila sumusuko sa buhay, nagsusumikap talaga yung nanay para may taguyod niya na gusto yung dalawa niyang anak. Bihira po yung ganyan, ano po? Pag ganyang kahirap na yung kalagayan ng pamumuhay ay ginagawa na lang ay pinapatigil yung mga anak para magtrabaho. Pinagtatrabaho na lang yung anak. Yung iba po ganyan ang ginagawa. Pero iba itong si nanay kasi itataguyod at itataguyod niya talaga ang kanyang dalawang anak sa pag-aaral. Hindi niya pinababayaan ito at hindi niya pinapatigil sa pag-aaral ang magkapatid. Kahit napakahirap na yung kalagayan ni nanay, kung ano-anong trabaho ang pinasukan na lang niya, nandiyan naglalabada, namumulot ng nyog, naglilinis o nag-uuma doon sa bukid, nagko-construction din, tumutulong, nagre-riprap. Kaya ibig sabihin, walang pinipiling trabaho itong si nanay. Basta para sa kanya, magkaroon lang siya ng hanap buhay at pera para may taguyod ang dalawa niyang anak sa pag-aaral. Kasi totoo naman po yun, di ba? Sa ngayon ay medyo maghirap ka muna kung paano paaralin ang iyong anak. Pero pag nakatapos naman yan, naku, laking ginhawa po ang mararanasan ni nanay. Dahil pag nakatapos sa pag-aaral ang kanyang mga anak, makakapagtrabaho ito ng maayos at sila na magtataguyod, sila na maghahanap buhay, sila na magpapaangat ng kanilang buhay, hindi sila mananatiling ganyan na mula bata pa lang ay kahirapan na. Pag nakatapos sa pag-aaral yung mga bata, yan, ginhawa ang kasunod niyan. Kaya tama po yung ginagawa ni nanay na kahit sa ngayon ay naghihirap siya, kahit sa ngayon ay magkakandakuban na siya sa paghahanap buhay, basta yung mga anak lang niya ay makatapos. Kasi alam naman niya eh, bandang huli, anong kapalit niyan pag nakatapos na? Di ba wala tayong may papamana sa mga anak natin kung tayo ay mahirap na nga, tapos wala pang may papamana, ay di kawawa naman sila, di ba? Pag nakatapos na sa pag-aaral yan, kasi karunungan, yung makapagtapos ka, yan ang tanging may papamana mo sa iyong mga anak. Mawala ka man sa mundo, pero yung mga anak mo, alam mo yung kalagayan nila, nairaos mo sila sa mabuting kalagayan, na hindi na nanatiling mahirap yan, hindi na nanatiling nasa lumang bahay yan, kundi sila na. Sila na ang ano, magpapatuloy na kanilang buhay, makakapagtrabaho na, at sila na ang magpapatayo ng sarili nilang bahay. O diba, napakagandang ano yan, pamana mula sa nanay, yung may taguyod ka makapagtapos sa pag-aaral. Pero, totoo nga ba, ayan, totoo nga ba na si Joy ay hindi anak mahirap? Naku, anak nga ba ng mayaman si Joy? Walang naniniwala na anak daw ng mahirap yan. Sure. Oh, wala pong kahit nga kami naniniwala, baka prank lang ito ha. Kung titignan mo nga naman talaga si Joy, walang ka-arte-arte sa buhay, walang lotion, walang pulbos, walang ano, walang makeup. Pero kung titingnan mo siya, napakalinis niya, napakakinis ng kanyang kutis at napakaganda niya. Naniniwala na wala daw gamit ano, yan. Lotion, wala talaga siya. Tawag dyan, Joy, bakit ang ganda ng kutis, mukha kang mayaman? Anong ginagamit mo? Madami ka siguro pang paganda. Bigas niya dito. Wala siya po alam. Wala. Lotion, sabon. Hindi po ako nagkakoji. Hindi rin po ako naglo-lotion kasi baka sanay mag-lotion. Hindi, malagi. Lalo na po pag nalabas yan dyan sa ano, tinitingnan siya ng mga tao. Siguro iniisip nila, bakit ang ganda ng bata ay ang klase ng bahay ay... Nalabas po yan, dyan lang yan nasakay sa harap namin. Kung yung iba-iba malayo pa ba? Oh. Ano, ay... I-imaginin mo ano na siya ay isang anak talaga ng isang mayaman. Mapagkakamala mo ba na siya ay nakatira lamang sa isang ganyang bahay na sira-sira? Hindi mo mapagkakamalan, di ba? Kung makikita mo sa labas yan, makasalubong mo halimbawa, tapos makita mo yung ano, formahan niya, siyempre isipin mo, anak yan ng may kaya.
Pero hindi po. Si Joy ay anak talaga ni nanay. Nanay na yung kasama niya sa ngayon. At hindi niya ikinakahiya yon. Hindi siya anak ng mayaman ha. Hindi siya anak ng may kaya. Kundi siya ay nandyan, magkakasama silang mag-iina na nakatira dyan sa kubo, dyan sa medyo gibagiba ng bahay. Talagang nanay niya yan kasama niya. Anak siya talaga. Legit na anak siya ng kanyang mama. Na nandyan ngayon katabi niya. Kaya yung sabi ng iba na hindi naniniwala na si Joy ay anak ng mahirap, nagkakamali sila. Pero hindi naman kinakahiya yan ni Joy na siya ay anak ng mahirap. Basta importante kasi, hindi sila gumagawa ng kasamaan, hindi sila nag-aagrabyado ng ibang tao. Namumuhay sila ng tahimik, namumuhay sila ng marangal kahit ganyang mahirap lang sila. Hindi nila yon ikinakahiya. Kaya hindi po totoo yung sabi ng iba na si Joy ay anak ng mayaman, anak ng may kaya. Lilinawin lang po natin, legit po siyang anak ni nanay, yung katabi po niya. Ayan, maswerte si nanay dahil ang kanyang mga anak ay talagang supportive din sa kanya. Si nanay supportive sa mga anak at yung mga anak din naman supportive din sa nanay nila. Hindi nila yan ikinakaila o hindi nila yan itinatakwil, hindi nila yan isinasantabi kundi minamahal nila yung kanilang ina. Okay, hanggang dito na lamang po ang aking video. Salamat ulit sa inyong panonood. Panoorin po ninyo ng buo ito, yung kinikwento ko doon sa channel ni Kalinga Prab. Kaya dalawin na po ninyo, Kalinga Prab. Ayan! Salamat muli sa inyong panonood. Hanggang sa muli. Bye-bye!